Magandang araw sa inyo lahat. Sa video content na ito ay binisita natin ang makasaysayang lumang sementeryo ng La Loma Cemetery na matatagpuan sa bahagi ng siyudad ng Maynila at Caloocan City. Ang naturang lumang sementeryo ay itinatagpa noong taong 1884 ng panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Samahan niyo akong ikutin at alamin ang kasaysayan ng naturang lumang sementeryo kung saan unang inilibing ang labi ni Marcela Agoncillo, ang babaeng nanahi ng kauna-unahang Philippine flag na unang iwinigayway sa Kawit, Cavite noong taong 1898. Dito rin inilibing sa naturang sementeryo ang labi ni Tomas Mapua, ang kauna-unahang registered architect ng Pilipinas, at siya ang founder ng Mapua Institute of Technology. By the way guys, this is Arkitektong Lakwachero and welcome to my channel. Kung bago ka sa aking channel at nagugustuhan mo ang mga itong klaseng content tungkol sa pagbisita sa mga makasaysayang lugar, please subscribe, hit the notification bell, like, share and comment, and of course para updated ka sa mga susunod kong video uploads. Keep on watching guys, maraming salamat sa suporta. And guys, I'm sure na mag-e-enjoy kayo sa video content na ito sa kadahilan lang hindi nyo na po kailangan maglakad sa ilang hektaryang lupa ng La Loma Cemetery. Ako na po ang maglalakad para sa inyo at isishare ko na rin po ang mga architectural treasures ng naturang lumang sementeryo at alamin ang mga sikat at mga personalidad na nakalibing sa naturang lumang La Loma Cemetery. Okay guys, so once again, magandang araw sa inyong lahat. Right now, kasalukuyan po natin binabaybay ang isa sa mga kalye sa loob mismo ng makasaysayang La Loma Catholic Cemetery. Tulad na nabanggit ko kanina, ito ay binuksan sa publiko noong taong 1884 at malaking bahagi nito ay matatagpuan sa siyudad ng Caloocan. At ang timog na bahagi nito ay located sa bahagi ng Maynila. Base sa aking pananaliksik, ang La Loma Cemetery o ang sementeryo ng La Loma ay isa sa pinakamatandang sementeryo ng Maynila na nagtataglay ng 54 na hektarya o 54 hectares ng property. Base pa rin sa aking pananaliksik, pagkatapos sa isang malakas na lindol na tumama sa Maynila noong taong 1863, ang mga Kastilang mananakop ng mga panahon yon ay nangailangan ng panibagong sementeryo sa kadahilan ng ang Paco Cemetery na ginagamit nila noong panahon yon ay halos full capacity na. Ang paghahanap ng panibagong sementeryo ang paglalagyan ng biktima ng malakas na lindol noong 1863 ay binigay ang gawaing ito kay Vicente Caranqueja, ang Inspector General for Public Works noong panahong yun. And then guys, sa kabuang 30,000 pesos mula sa Ayuntamiento o City Hall ng Maynila noong panahon ng mga Kastila, sinimulan ang pagpapagawa ng bagong sementeryo kasama si Marcelo Ramirez. Sinimulan ang proyektong ito noong August 3, 1864. At noong taong 1884, opisyal nang binuksan sa publiko ang La Loma Cemetery na dating kinikilalang Cementerio de Binondo o Binondo Cemetery sa kadahilan ng ang area kung saan ito nakatindig ay under ng jurisdiction ng Santa Cruz noong panahon ng Spanish colonial period. And then guys, noong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, ang mga Kastilang officials noong panahon yun ay nagbigay ng babala sa mga Pilipinong rebelde
na once na sila ay sumali sa mga pag-aaklas laban sa pamamalakad ng mga Kastilang mananakop o Spanish government during that time, sila ay hindi maaaring ilibing sa loob ng La Loma Cemetery na isang uri ng Catholic Cemetery. Noong panahong iyon, ang paglilibing ng namayapang tao sa loob ng La Loma Cemetery ay kinukonsider na disenteng libingan ng mga taong namayapa. Actually guys, kung napanood nyo ang teleserye Mara Clara at Ibarra na ginawa ng GMA7 na pilalabas noong taong 2022, nabanggit sa kwento o Noli Metangere ang hindi pagpapalibing kay Don Rafael, ang ama ni Crisostomo Ibarra, sa nasabing teleserye sa kadahilan ng pinaniniwalaan ni Padre Damaso na si Don Rafael ay isa sa mga kumokontra sa pamamalakad ng mga Espanyol o Praile o Spanish government officials noong panahong iyon, kung kaya't si Don Rafael ay hindi pinayagan ni Padre Damaso na ilibing sa loob ng Catholic Cemetery noong panahong iyon. And then guys, base pa rin sa aking nabasang artikulo tungkol sa La Loma Cemetery, noong panahon ng Philippine-American War noong taong 1898 hanggang 1902, ang chapel ng lumang sementeryo ng La Loma ay naging sentro ng Battle of Caloocan, kung saan si General Arthur MacArthur at ang kanyang tropa ay inoccupy ang naturang chapel, samantalang ang mga Filipino forces sa pangungunan ni General Antonio Luna ay nasa bandang norte o northern o hilagang bahagi ng sementeryo. And then guys, sa bandang last part ng video content na ito, makikita nyo po ang Campo Santo de la Loma o ang Campo Santo na matatagpuan sa loob ng La Loma Cemetery na ipinatayo pa ng panahon ng mga Kastila. Ang naturang Campo Santo na ito ay recently na-restore ang kanyang fasad o yung harapang bahagi ng simbahan noong taong year 2021 at natapos noong taong 2022. Ang nag-restore ng naturang mortuary chapel or Campo Santo ay ang Eskwela Taller de Pilipinas, isang vocational school na matatagpuan sa loob ng historic walled city ng Intramuros. Okay guys, so bago natin pag-usapan ang iba't ibang mga kilalang personalidad na nakalibing o dating unang nilibing sa loob ng La Loma Cemetery, pag-usapan muna natin kung ano bang pagkakaiba ng sementeryo o cemetery sa graveyard. Okay guys, so base sa aking pananaliksik, ang sementeryo o cemetery ay ipinatayo o isang lupa o lupain na specifically ipinatayo bilang isang libingan ng mga taong yumao. Samantala naman ang graveyard naman guys, ang graveyard ay isang libingan, isang lugar na libingan ng mga tao na kadalasang nakatayo o nasa tabi mismo ng bakuran ng isang simbahan. Actually guys, sa ilang dekada ko na pamamasyal o pagbisita sa iba't ibang makasaysayang lugar sa buong Pilipinas, marami na po ako nabisita ang mga simbahan na nagtataglay ng graveyard. Isa na rito ay ang lumang simbahan ng Hagonoy sa Bulacan, ang lumang simbahan ng San Bartolome Church sa Balabon, ang lumang simbahan ng Maykawayan Church sa Bulacan, ang lumang simbahan ng Pulilan sa bayan ng Pulilan sa Bulacan, kung saan dinaraos ang kanilang tao ng San Isidro Festival or Carabao Kneeling Festival every May 14 at 15 ng bawat taon. At marami pang iba pang mga simbahan na o lumang simbahan sa Pilipinas na nagtataglay ng graveyard o libingan ng mga tao sa tabi mismo ng lumang simbahan ng bawat bayan.
Okay guys, so patuloy pa rin natin binabaybay ang iba't ibang bahagi ng La Loma Cemetery at nakikita nyo po sa inyong screen ang iba't ibang mga pre-war mausoleums na ipinatayo bago pa man magkaroon ng World War II na naganap noong taong 1945. Actually guys, kung kayo po ay bibisita o nakabisita na sa La Loma Cemetery na pumapangalawang pinakamatandang sementero ng Maynila, pumapangalawa lamang ito sa Paco Cemetery na ngayon ay Paco Park na. Guys, kung mapapansin nyo, karamihan ng mga mausoleo o yung mga sinaunang mausoleo sa loob ng La Loma Cemetery ay makikita sa bungad pa lang ng entrada ng La Loma Cemetery along Rizal Avenue malapit sa R. Papa Station ng LRT. Okay guys, so I'm sure meron sa inyong nagtataka o nawiwirduhan kung bakit ako bumisita sa isang lumang sementeryo tulad ng La Loma Cemetery. Actually guys, ang aking interest ay sa mga makasaysayang lugar tulad ng mga lumang simbahan, lumang bahay, mga lumang structures o mga tulay na ipinatayo pa nung panahon ng mga Kastila. And then guys, kung kayo ay mahilig sa mga makasaysayang lugar, kayo po ay maa-amaze din sa loob mismo ng lumang sementeryo ng La Loma sa kadahilan ng ang naturang sementeryo ito ay nagtataglay ng mga iba't ibang mausoleo na may kakaibang ganda. At karamihan sa mga ito ay nagtataglay na engraving disenyo na hindi mo na makikita sa panahong kasalukuyan. Sa kadahilan na ang mga disenyo na ginamit dito ay nauso lamang noong panahong yun, kung kaya't ang mga modern mausoleums ngayon ay naiiba na dahil hindi natutulad sa mga mausoleums o mga sinaunang mausoleums na ipinatayo noong panahon ng mga Amerikano o panahon ng mga Kastila sa Pilipinas. Actually guys, ang pagbisita ko sa La Loma Cemetery ay hindi na bago sa aking mga mata. Sa kadahilan ng kami po ay may kamag-anak o relatives na kanakalibing mismo sa loob ng La Loma Cemetery. Ngunit sa pagkakataon ito, ito po ang aking pangalawa o palatlong beses na inikot ang buong La Loma Cemetery at hindi lamang ang aming kamag-anak na pinupuntahan namin sa buwan ng Nobyembre. And then guys, in-explore natin ang lahat ng kalye ng buong La Loma Cemetery at binidyo natin ang mga kakaibang mausoleo na nakaka-attract sa aking mga mata base sa kanilang mga disenyo o architectural styles na ginamit. Okay guys, so habang iniikot natin ang La Loma Cemetery at pinapakita sa inyo ang iba't ibang matatagpuang mga nagagandang o grandiosong mga mausoleo sa naturang lumang sementeryo ng La Loma, i-discuss ko na rin po ang mga personalidad o yung mga taong kilala na dating nakalibing o nakasalukuyang nakalibing sa loob ng La Loma Cemetery. Okay guys, so pag-usapan naman natin ngayon ang listahan ng mga personalidad na unang nilibing o kasalukuyang nakalibing sa loob ng La Loma Cemetery. Una rito ay si Felipe Agoncillo na nabuhay noong taong 1859 at pumanaw noong taong 1941. Siya ay isang Filipino o kauna-unang Filipino diplomat na kasalukuyan na ngayon inilibing o nakalibing sa Santuario del Santo Cristo Cemetery sa San Juan sa Maynila. Ang pangalawa namang personalidad ay si Marcela Agoncillo na ay pinanganak noong 1860 at pumanaw noong taong 1946. Siya ay ang asawa ni Felipe Agoncillo at siya lang naman ang nanahi at isa siya sa tatlong babae na nanahi ng kauna-unahang Philippine flag ng Pilipinas sa bansang Hong Kong at ito ay iminigayway
sa Kawit, Cavite noong taong 1898 at siya ngayon ay kasalukuyang nakalibing sa Santuario del Santo Cristo Cemetery sa San Juan sa Maynila. Ikatlong personalidad ay si Lorenza Agoncillo na ipinanganak noong taong 1890 at pumanaw noong taong 1972. Siya ay anak ni Marcela Agoncillo at isa rin siya sa nanahi ng kauna-unahang Philippine flag at ngayon ay nakalibing na o inilipat sa Santuario del Santo Cristo Cemetery sa San Juan City, Manila. Ika-apat na personalidad ay si Maria Carpena na pinanganak noong taong 1886 at pumanaw noong taong 1915. Siya ay isang Filipina stage actress and soprano singer at siya rin ay isang kauna-unahang Filipina recording artist. Ang sumunod na personalidad ay si Cayetano Arellano na ipinanganak noong taong 1847 at pumanaw noong taong 1920. Siya lang naman ang kauna-unahang Chief Justice ng Philippine Supreme Court. Si Arellano ay inilibing kasama at nilagay sa loob ng Cayetano Arellano Mausoleum sa katabi ng kanyang asawang si Rosa Bernard na pumanaw noong taong 1929. Ang sumunod na personalidad ay si Brigadier General Rafael Crame na ipinanganak noong taong 1863 at pumanaw noong taong 1927. Siya lang naman ang kauna-unahang chief ng Philippine Constabulary. Sa kasalukuyan, ang kanyang mga labi ay inilipat sa libingan ng mga bayani. Ang susunod na personalidad ay si Librada Avelino na ipinanganak noong taong 1873 at pumanaw noong taong 1934. Siya lang naman ang founder ng Centro Escolar University. Ang susunod naman ay si Josefa Llanes Escoda na ipinanganak noong taong 1898 at pumanaw noong taong 1945. Siya ay isang women rights advocate at siya lang naman ang founder ng Girl Scouts of the Philippines. Siya rin ay matatagpuan o ang kanyang larawan ay matatagpuan din sa 1,000 peso bill. Kasama ni Josefa Escoda sa 1,000 peso bill si Vicente Lim at si Jose Abad Santos, mga Pilipinong pumanaw sa pakikipaglaban noong Japanese occupation sa Pilipinas. Ang susunod na personalidad ay si Victorino Mapa o V. Mapa na ipinanganak noong taong 1855 at pumanaw noong taong 1927. Siya ang ikalawang Chief Justice ng Philippine Supreme Court. Isa sa mga LRT2 station ay ipinangalan under his name, V. Mapa. Dito rin inilibing si Ricky Belmonte na ipinanganak noong taong 1947 at pumanaw noong taong year 2001. Siya ay isang aktor at ama ng artistang si Sheryl Cruz. At ang huling personalidad na inilibing sa loob ng La Loma Cemetery ay si Max Laurel na pinanganak noong taong 1944 at pumanaw noong taong 2016. Isa siyang aktor kung saan siya ay gumanap bilang Zuma sa pelikulang 1985 na Zuma at 1987 film na Anak ni Zuma. Okay guys, so finally, ine-explore natin ang harapan ng St. Pancratius Chapel. Ito ang old La Loma Catholic Cemetery Chapel na nag-operate mula noong taong 1884 hanggang 1962. At noong taong 1962 guys, nagpatayo ng panibagong chapel o simbahan sa loob ng La Loma Cemetery at ito ay matatagpuan sa bungad
ng entrada ng La Loma Cemetery along Road Number 1. Actually guys, bago pa man magsimula ang restoration project sa facade o harap ng lumang Campo Santo o Mortuary Chapel ng La Loma Cemetery, nagkaroon tayo ng chance na mabisita ito bago pa man magsimula ang restoration project. At ito ang itsura niya bago pa man magsimula ang pagpapaayos sa facade ng naturang chapel. Tulad na nabanggit ko kanina, ang Old La Loma Catholic Cemetery Chapel na ito ay ipinaayos noong taong 2021 at direstore ng Eskwela Taller de Pilipinas na isang vocational school na nag-ooperate sa loob ng walled city ng Intramuros. Ang Eskwela Taller de Pilipinas ay responsable sa pagpapaayos ng mga lumang simbahan ng Malate Church sa Malate, Manila, ang Our Lady of the Abandoned Church ng Santa Ana, Manila, ang Paco Cemetery na ngayon ay Paco Park na, ang Choir Loft ng San Agustin Church sa Walled City ng Intramuros, ang Lumang Simbahan ng Apalit sa Apalit, Pampanga, ang mga Lumang Simbahan sa Probinsya ng Bohol na nawasak na malakas na lindol na tumama sa isla noong taong 2013. At ang harap ng lumang simbahan na matagtapuan sa Angeles City, Pampanga. Okay guys, so kasalukuyan natin iniikot 360 degrees ang lumang Campo Santo ng La Loma Cemetery. As you can see guys, ang harap lamang o pasad ng lumang Mortuary Chapel ang napaayos. Kung kaya, kung makita nyo guys sa three sides o yung left and sa left side, right side at back side ng lumang simbahan ay kasalukuyan pa rin nasa deteriorating stage o kasalukuyan pong nasisira na. Lalo na kung makikita nyo po, may mga tanim o mga halaman na malalaki ang ugat na siyang nagko-contribute sa pagkasira ng mga adobe stone na nakakabit sa buttresses ng both sides ng lumang chapel. Actually guys, bago pa man mag-vlog ako sa naturang simbahang ito, dati na ako nakabisita sa naturang lumang chapel. Unfortunately guys, during that time, nakapasok po ako sa loob mismo ng mortuary chapel na ito. At ito po ang larawan o itsura ng loob ng Campo Santo o Mortuary Chapel ng La Loma Cemetery. Actually guys, hindi po siya nagbubukas lagi. Mukhang once a year lang yata siya nagbubukas every undas o araw ng mga kapatay. Fortunately guys, way back 2022, nakunan ko po siya ng picture nung panahon bagong pintura pa po siya. Kasi guys, sa kasalukuyan po niya itsura ngayon, nangingitim na po yung white portion ng facade ng Campo Santo or Mortuary Chapel. Dumihin kasi ang puti, kaya guys, ayan nakita nyo po, nangingitim na po ang kulay puting pintura na inilagay noong taong 2022. Okay guys, so tapos na natin puntahan ng Old La Loma Cemetery Chapel. Patungo naman tayo ngayon doon po sa dalawang poste o column na kasalukuyan pa rin nakatindig sa panahong ito. Ito ay dating poste kung saan nakakabit ang steel gate ng Old Mortuary Chapel ng La Loma Cemetery. Mapapansin nyo guys, sa posting ito, ito ay made of adobe, similar doon sa materials na ginamit sa mismong La Loma Cemetery Chapel. At kung guys, kapag mamasdan nyo mabuti, ito ay nagtataglay ng mga ukit na pinapakita ang mga bungo o mga bones sa mismong stone carving. Sana guys, ma-restore din itong posting ito at mailagay ulit ang dating original na steel gate na dati nakakabit sa naturang poste. Ayan guys, ayan mga stone carvings, intricate stone carvings
sa column o poste ng dating steel gate ng mortuary chapel ng La Loma Cemetery. Ito ang larawan ng dating bakod o steel gate ng Old Campo Santo Cemetery Chapel. Okay guys, so finally nalaman na natin ang kasaysayan at ang istorya tungkol sa papapagawa ng naturang lumang sementeryo na matatagpuan sa Maynila. Guys, ano ang masasabi nyo tungkol sa aking video documentary at sa pagpapakita at pag-iikot sa naturang sementeryo na pinakita sa inyo ang iba't ibang grandiosong mausoleo na kasalukuyan pa rin makikita sa loob ng lumang sementeryo? Leave a comment guys, maraming salamat. Furthermore guys, panoorin niyo rin po ang aking video documentary tungkol sa Manila Chinese Cemetery na dating bahagi ng La Loma Cemetery. And also guys, abangan niyo rin po ang aking video documentary tungkol sa Manila North Cemetery, kung saan dito mo matatagpuan ang libingan ng mga former presidents ng Pilipinas at iba't ibang sikat na personalidad tulad ni Fernando Po Jr. Okay guys, so sana nagustuhan nyo aking video documentary tungkol sa makasaysayang La Loma Cemetery. So once again, thank you for watching. Hit the notification bell, like, share, and comment. Till next video guys, paalam!